guys! Again, welcome back dito sa ating YouTube channel. Again, this is Yana at ang pag-uusapan natin ngayon ay itong isang online lending app, si Pita Cash, na nag-o-offer ng loan. At by the way guys, isi-share ko sa inyo kung ano nga ba yung negative at positive na possible na ma-encounter nyo once na itry nyo itong si Pita Cash or itong online loan app na ito. Kasi medyo na-curious lang ako guys nung may mga nakita ko na itong si Pita Cash daw ay maganda kasi pwede kang makapag-loan ng 1,000 hanggang 25,000 sa first loan mo pa lang. And then syempre ako naman at dahil nga nagre-review tayo ng iba't ibang mga online lending app at syempre, ayaw ko naman na magsabi ng mga puro positive lang sa isang app, sinasabi din natin kung ano nga ba yung negative para ma-inform nga yung mga manonood or yung mga nanonood ng mga vlog natin. Unahin muna natin yung positive para syempre dapat maging fair naman tayo kay Pita Cash. Ang isa sa mga maganda talaga at hindi lang naman kay Pita Cash, maging sa mga ibang online lending app ay yung fast approval or ang bilis ng approval nila. Hindi ko alam kung may mga naka-experience kay Pita Cash na inabot ng ilang araw tapos hindi pa sila na-aprubahan, pero base kasi sa mga nakipag-try kay Pita Cash, mabilis lang naman talaga yung approval nila. Minsan ilang minuto lang na-aprubahan na yung application mo once na na-submit mo lahat yung mga requirements na kailangan nating ma-submit. At first disbursement din ho sila or mabilis lang yung pag-disburse nila doon sa inutang mo. Kunwari, na-aprubahan ka, then i-disburse agad nila kung ano yung nilagay mo, kung saan nila i-disburse yung amount or yung pera na nautang mo. Ang isa pa na maganda kay Pita Cash, isang valid government ID lang yung requirements, pwede na ho tayong makapag-apply. Kasi nga naman, kung mag-try ka na mag-apply ng loan sa mga bank or sa mga ibang financing company or lending company, sobrang sandamakmak na requirements yung kailangan na mo i-submit. Pero kay Pita Cash, or hindi lang naman kay Pita Cash, maging sa mga ibang OLAS or online lending app, legit man yan or hindi legit, namamahiya man yan or hindi namamahiya, mabilis lang, yun yung mga nakita natin na maganda naman kay Pita Cash. Ngayon naman, nag-usapan natin kung ano nga ba yung negative. Number one na medyo hindi ko nagustuhan sa app na ito, during sa process nung pag-apply mo doon sa app nila, parang yung charges and fees na nakalagay doon sa app ay medyo maliit. Halimbawa, ang ilalagay nila ay 75 pesos, 300 pesos, nakadepende yan doon sa amount na uutangin mo. Pero meron pala silang hidden condition na naka-indicate doon sa loan agreement. At kapag hindi mo binasa yung loan agreement, tiyak lagot ka. Kapag mag-try ka na mag-apply ng ibang online loan app, bago mo i-confirm yung loan mo, makikita mo kung magkano yung amount na matatanggap mo. And then, makikita mo kung magkano yung interest rate nila or yung mga fees, nandun na rin. And then, makikita mo kung magkano yung exact na babayaran mo sa loob ng isang buwan or dalawang buwan. Pero itong si Pita Cash nga, hindi mo makita doon sa loan process kung hindi mo babasahin yung loan agreement kung saan nakalagay yung hidden condition nila na kailangan mong magdala ng guarantor doon sa office nila. Kasi kapag hindi ka magdala ng guarantor sa office nila, medyo malaki yung babayaran mo na interest and yung mga fees and charges. Yun, medyo nakakalito. Maraming nagre-reklamo kung binasa ko yung mga reviews doon sa app nila. Kasi nga, yung iba, dahil siguro sa hindi binasa yung loan agreement, hindi nila nakita yung condition kapag mag-apply ka ng loan kay Pita Cash. Example, mag-loan ka ng 4,000 for 15 days kay Pita Cash. Ang makikita mo lang doon sa app nila na babayaran mo after 15 days ay 4,300 pesos. Parang lumalabas na 300 lang yung interest, yung mga fees and charges nila. Kasi diba ang nakalagay ay 4,300 yung babayaran mo sa loob ng 15 days. Pero kapag hindi mo dinala yung guarantor mo doon sa office nila sa loob ng 2 days, yung 4,300 dapat na babayaran mo ay magiging 4,000 yung principal plus 1,548 na interest and fees. Exact amount na babayaran mo ay 5,548 pesos. Kung
hindi ka magdadala ng guarantor doon sa office nila sa loob ng 2 days. At number 2, yung medyo malaki nga yung interest. Parang minsan lumalabas na nagiging daily. May mga nagsasabi na parang halos nagiging daily yung biglang nadadagdagan at nadadagdagan na lang daw yung babayaran mo. For example, mag-loan ka ng 1,000 pesos, merong nakalagay na payable sa loob ng isang buwan or 1 month yung terms. And then, nakakashock kapag after 6 to 7 days, biglang yung 1,000 pesos na babayaran mo naging 1,710 pesos at parang nagsisimula na yung daily charges nila na parang pinapatong nila or dinadagdag nila doon sa principal. Medyo hindi accurate yung paglalagay nila kung magkano ba talaga yung babayaran mo sa loob ng isang buwan, sa loob ng 15 days, or kung ilang araw yung pipiliin mo na magiging terms mo. Mas maganda sana kung nakafix talaga yung ilalagay nila na babayaran para hindi ka na magtataka. At syempre, alam mo na na yun yung babayaran mo talaga. At may prepare mo siya, di ba? Eh kung ang alam mo na babayaran mo ay 1,200 lang or 1,000, tapos biglang doon sa due date mo naging 1,700 or something, then iba nakakaloka. Hindi siya yung app na nire-recommend ko talaga. Okay? At isa pa, kapag nag-post due yung account mo, minsan makakatanggap ka ng mga messages na hindi ka aya-aya. Medyo mahirap makontak yung customer service ni Pita Cash. Nag-try din ako na mag-message kay Pita Cash and then wala talaga. Wala pang nagre-reply doon sa message ko. Yan lang naman. Share ko lang sa inyo kung ano yung possible na ma-experience nyo kay Pita Cash. Gusto ko lang din palalahanan ng lahat na bago kayo mag-try sa iba't ibang mga online lending app, itry nyo na basahin yung mga iba't ibang reviews ng mga nakapag-try sa kanila. At ang unang titignan nyo yung mga may 1-star lang na review kasi yun talaga yung mga legit. Kasi minsan, kung titignan mo yung mga iba't ibang Ola, yung mga review puno na may mga 5-star, kapag titignan mo yung mga pangalan, di mo maintindihan. Parang hindi totoong pangalan. Puro consonant lahat. Minsan naman, puro vowels yung mga pangalan, hindi mo ma-pronounce. So, magtataka ka talaga kung valid ba or totoo ba yung reviews na yon. Pero kapag titignan mo yung mga naka 1 star, 2 star, 3 star na nag-review doon sa app nila, doon mo talaga makikita kung ano nga ba yung totoo na meron sa app na yan. Okay? Hindi lang kay Pita Cash, maging sa mga ibang OLAS. Kapag mag-loan kayo or mangutang kayo sa iba't ibang mga online lending app, itry nyo muna na busisihin para hindi tayo matrap doon sa mga high charges, high fees, or yung mga interest na pinapatong nila doon sa principal na utangin sana natin. Don't forget to click the subscribe button at sana i-like nyo din yung video na ito and paki-share nyo naman guys. And syempre sana i-follow nyo ako sa aking mga social media account. Sa aking Instagram, Yana Amawan Vlog. Sa aking Facebook page, Mami Yana Insta Review. At yung isang Facebook page natin, Yana Amawan Vlog. Sa ating Twitter, Yana Amawan Vlog pa rin. And same with TikTok. Thank you guys and bye-bye. Mamaya ang mga bagay na kailangan niyang gawin para ang kahirapan din na dapat.
lagi pang bitin. Ngayon handang tumulong na pangarap abutin. Nanggaling siya sa hirap, kaya alam niya yung pakiramdam na mahirap kapag walang datong. Di siya isang milyonarya, pero sa galing niya at sa kabuti ang asa lahat ay nakuha. Ang inaasam na kaluwag na target, hanggang maging maingay ang pangalan sa market. Lahat ng mga to naging posible dahil hindi siya sumuko. Nadapa ka man noon, dapat matutong tumayo. I want to be like Deanna, isa sa mahusay na probinsya. Sari-sari ang tungkulin, dapat mo nagampanan. Lahat ng hirap na iyong naranasan, gawing inspirasyon at gawin mong kalakasan. Hindi lahat ng tao ay dapat kaibigan. Minsan ang iba hindi mo mapagkakatiwalaan. Maamong mga tupa kapag nasa harapan, pero sa iyong pagtalikod ikaw ay sisiraan. Laging maniwala sa iyong kakayahan, sapagkat ay madalas sarili ang sasandalan. Dito sa mundong puno ng kasalanan, matibay na loob ang gagawin mo na sandigan. At lagi mong tibayan ang pananampalataya sa buhay na hindi tiyak kung tataob o kaya. Bumuo sa bawat araw ng memorya na sariwa, pagmamahal ang lagi sa'yo ang magpapalaya. I want to be like Deanna, isa sa mahusay na probinsya. Sipagat dasal ang gamit niya na sandata, be like Deanna.